kaibigan, manigayang pagbalik sa akin channel. Ako si Christian Lagwerta at para sa video na ito, ibabahagi ko sa inyo yung ginawa naming pictorial, syempre pictorial pa rin, noong nakaraan. So every Wednesday kasi talagang day off, pahinga tayo sa trabaho, gumagawa ako ng panibagong vlog na i-upload ko dito sa ating channel. So yung naisip ko na gawin namin ng kapatid ko, ang tema ay yung tinatawag nating aesthetic. So ikaw kaibigan, pag narinig mo ang salitang aesthetic, ano ang naiisip mo? Please comment down below daw kaibigan sa ating comment section kung anong naiisip mo pag narinig mo ang salitang aesthetic. So ako kasi kung tatanungin, pag aesthetic ang narinig ko, unang pumapasok sa isip ko ay Instagram. Pag nasa Instagram kasi mga pictures natin, pag sinabing Instagrammable photos, talagang makakakita ka ng mga picture na creative or magaganda yung kuha. So, in this video, ipapakita ko sa inyo mga kaibigan yung ginawa naming aesthetic photography. So, bago tayo magsimula mga kaibigan, kung hindi ka pa nakasubscribe dito sa akin channel, please subscribe here in my channel. Pakipindot lang yung subscribe button, hit the notification bell para updated ka sa mga videos na i-upload ko. So, simulan na natin mga kaibigan in 5, 4, 3, 2, 1! So, ito na nga, pumunta ulit kami doon sa lugar kung saan kami nag-photoshoot ng kapatid ko nung nakaraan. So, kung gusto nyo mapanood yung previous upload ko, ilalagay ko yung link ng video sa description dito sa baba. So humanap muna kami mga kaibigan ng magandang angulo bago kami magsimula. Ang unang naispatan ko na lugar na sa tingin ko ay magandang pagkuhaan ng litrato ay doon sa puno ng anahaw. Puno ng anahaw ba yun, Tala? Tala, puno ng anahaw ba yun? Puno ng anahaw ba yun? Yung parang may ganun-ganun? Hindi ko alam eh. Basta may puno kami doon inupuan. Puno ng anahaw ata yun. Basta may puno siyang inupuan doon. Kasi yung araw nung oras na yon ay naandun sa pinakang tapat ng puno. So pag itinapat mo yung pinakang lens ng camera mo dun sa puno, sinasalag niya yung araw. So ang effect na ibibigay nun dun sa image na makukuha natin, yung parang flare effects o yung parang pasilaw-silaw na effect. At ito nga mga kaibigan ang result natin, number 1. Pagkatapos namin kumuha ng litrato dun sa puno, nakita ko naman yung dahon na parang nakaganyan siya. So, pinapunta ko siya sa likod kahit napakainit nun. Nakita rin ako ganitong shot pero hindi actually katulad nito. So, parang nakakuha lang ako ng idea dun sa nakita ko na previous image sa Facebook. Kaya naisipan ko na kuhaan siya sa ganitong paraan. Natin kumaan si kapatid sa pangalawang pagkakataon. So yung naisip ko naman or naisip din pala niya, siya kasi nagsuggest nun, yung biglang lingon, yung tatakbo siya tapos bigla siya nilingon. Nakailang take kami dun, medyo mahirap kasi kaya ang ginawa ko para hindi ako mahirapan or para meron akong options or pamimilian dun sa mga litrato na makukuha ko, ginamit na ko siya ng burst shots. So para gamitin yung burst shot mga kaibigan, lahat naman halos siguro ng mga Android or smartphones ngayon meron ng ganung feature sa camera. Ilolong press mo lang yung shutter button o mag-shot siya continuously up to 20 images. Ayan, so pagkatapos nga nun, pinili ko yung the best of the best image na nakuhaan natin kay kapatid. So ito yung naging result natin for biglang lingon post. Ng kamay sa mukha or yung pagsalag ng silaw ng araw. At syempre si kapatid, natututo na rin siyang humarap sa camera at humanap ng sarili niyang pose. So, nag-post siya randomly kung ano yung gusto niyang gawin. So, ito yung mga shots na kuha ko sa kanya. Next agenda naman natin mga kaibigan, nakakita ako doon ng isang, hindi lang isa, dalawang puno na magkasagpong. So ang ginawa namin, pumunta si Crystal doon sa gitna at ilan na nga po yung naging resulta.
dahon, parang ano yun, fern. So pinahawak ko yun sa kanya, tapos mga kaibigan, ang naisip ko na pwede namin gawin dun sa litrato gamit yung props na yun ay yung something mysterious, yung hindi kita yung mukha. Mga kaibigan, kung may mga suggestions kayo na gusto niyo ipagawa sa amin, klase or type of photography, pwede kayo mag-comment sa baba. So, huwag kayo may mag-suggest kung kaya naman namin gawin na kapatid ko, gagawin po namin yan. At ang last part na ginawa namin dito ay yung sa may puno ng buli at saka ginawa namin props yung pinakang araw. Nag-take ako ng picture against the light. Halimbawa, ito yung araw. Tapos ito yung kamay ni Crystal. So magmumukha siyang hawak ni Crystal. At ito yung naging resulta mga kaibigan. At yun nga mga kaibigan yung ginawa naming photoshoot nitong nakaraan, aesthetic photography. So sa mga nagtatanong, ang ginamit ko po na camera or device ay yung aking cellphone lang, itong Oppo Reno 3. Cellphone lang po yung ginagamit namin every time magpa-photoshoot kami. At sa application naman po, I am using Lightroom application. So kung nagustuhan niyo mga kaibigan itong video na ito, please, huwag kalimutan mag-subscribe sa akin channel. Please, hit the subscribe button at yung notification bell para updated kayo sa mga videos na aking i-upload. So maraming salamat mga kaibigan sa uulitin!